panahon, di ka hangaluha. Sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa bahag ng Panginoon, ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong linggong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong tinatulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di nyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik
iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay ang pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Pagkain nilakad, nangyalay si Isaak, ang korderong nagligtas, ang mana ng nagsisilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawin dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kami iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing
nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay ang tunay na pagkain at ang aking dugo ay ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang katabi nating good morning. At sama-sama sabay-sabay nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo mga kapatid, bago ko magpatuloy, sa ating mga Kristiyano, Katoliko, may isang salita na nagpapakita ng ating paniniwala, pagsang-ayon, at pag-asa. Kapag may nagsasalita at ikaw naman tiwalang-tiwala, paniwalang-paniwala, ano yung isang salitang nasasabi natin? Amen. Diba? Kapag may sinasabing maganda, lalo na sa misa, at talagang ikay paniwalang-paniwala, minsan tinatanong pa ng pari o ng speaker, amen, ang sagot natin, amen, ibig sabihin, naniniwala ako, umaasa ako. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, subukan natin yan. Pag kayo po ay naniniwala at sumasang-ayon kayo sa aking sasabihin, sasagot tayo ng malakas na amen. Amen? Subukan natin. Masarap magkaroon ng tapat na kaibigan. At parang hindi ko kayo sigurado doon na gusto niyo po ng walang yang kaibigan. Ulitin natin, masarap magkaroon ng tapat na kaibigan. Masarap magkaroon ng mabuting kalusugan. Masarap yumaman kasama ang pamilya. Masarap mabuhay ng walang utang at kaaway. Pero mas masarap pa rin kumain araw-araw. Parang mas malakas yung amen dito. Malakas kumain. Mga kapatid, ngayong linggong ito, kagaya ng binanggit ko kanina, ipinagdiriwang natin, may kaugnayan doon sa panghuli na paborito nating gawin at mukhang hindi pa nagagawa ng marami sa atin kaya hinang-hina pa ang pag-amen. Ngayong linggong ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Corpus Christi Sunday o ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo
ni Kristo. Mga kapatid, salamat sa Diyos, may misa tayo, nakakapagsimba pa rin tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng Eucharistia. Alam niyo, marami akong naririnig din na kakilala, lalo na sa mga nakatatanda. Hindi ko alam kung nararamdaman, nararanasan niyo rin ito. May mga kaibigan, kakilala ako matanda, sasabihin sa akin, alam mo, Father, nanghihina na ako. Hindi na kasi ako nakakapagsimba. Ang sarap makarinig nun. Ang sarap makarinig nun. Ikaw ba nararamdaman, naiisip mo rin, na kaya ka siguro nanghihina na, kaya ka siguro mabilis panghinaan kapag may pagsubok, may problema, kaya ka siguro mabilis nang magalit, mainis? Dahil nalilipasan ka na ng pagsisimba. Ang tunay na pagkain ng bawat tao na hindi lang magpapalakas ng katawan, kundi magpapabuti ng kalooban, ang banal na Eucharistia. Ang tunay na pagkain ng tao na hindi lang magpapahaba, kundi magliligtas ng buhay, ay ang banal na Eucharistia. Si Kristo sa banal na sakramento. Kaya nga mga kapatid, pinaghahandaan natin ang pagsisimba rin. Pag sinabing pinaghahandaan, hindi lang yung suot mo. Ang ganda-ganda ng suot mo, tulog ka naman sa misa. Hindi lang yung makeup mo. Hindi lang yung sapatos mo. Hindi lang yung laman ng wallet mo. Pinaghahandaan sa isip, sa puso. Kaya nga, tayo meron tayong tinatawag na mga tamang pagkilos sa loob ng simbahan. Tamang sinusuot pang nagsisimba. Kaya pati yung pagtanggap ng komunyon, pinaghahandaan natin lalo na. Sapagkat ang tinatanggap natin ay walang iba, kundi si Kristo sa banal na Eucharistia. Ang misa, ang pinakamahalagang pagkain na hindi dapat pinapalipas, lalo na kapag Linggo. Pero katulad mga kapatid, ng sabi ni Moises sa ating unang pagbasa ngayon, tulad ng sabi ni Moises, sa pasimula pa lamang, nang pinakinggan ng Diyos ang gutom, ang pagod, ang hirap ng mga tao, hindi lang mana, hindi lang tinapay ang binigay ng Diyos, kundi ang kanyang salita. Sabi ni Moises, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya nga alam niyo po, sa altar may dalawang mesa. Ano yung dalawang mesa sa altar? Ang mesa ng salita at ang mesa ng Eucharistia. The table of the Word and the table of the Eucharist. Hindi pwedeng dun tayo kagad. Makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Kaya sa lumang tipan, ano ang ginawa ni Yahweh? Nagpadala siya ng mga propeta. Tinuruan ang mga tao. Pero ganun pa man, sabi sa unang pagbasa, hindi nauunawaan ng tao kung ano yung tinapay na binigay ng Diyos. Hindi sapat ang kanilang kaalaman. Kaya naman, ang salita ay naging tao. Ang salita ay nagkatawang tao. Mula sa mesa ng salita ng Diyos, patungo sa mesa ng Eucharistia, ang katawan ni Kristo. Sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Paano tayo niligtas?
paano tayo binigyan ng buhay ni Kristo? Sa pamamagitan ng kanyang tinuturong salita at higit sa lahat, ipinakitang halimbawa. Kaya kung sa lumang tipan in the Old Testament, nandoon ang salita ng pangako, sa bagong tipan in the New Testament, sa katawan at katauhan ni Kristo, natupad ang pangako ng salita. Ang laman na sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba paulit-ulit natin narinig, sino man ang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, hindi na mamamatay, magkakaroon ng buhay. Ano yung sinasabi ni Kristong laman na dapat nating tanggapin? Ito ay ang kanyang buong pagkatao. Baka sabihin ninyo, pag nagmimisa Father, ang daya ninyo, kayo lang ang may panulak, kami puro kain lang. Kayo lang ang umiinom. Hindi kaya pag nagkukumunyon, Father, hindi kumpleto. Pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo. Buong pagkatao niya. Hindi lamang ang laman at ang dugo. Buong pagkatao niya. At ganun din tayo mga kapatid. Hindi pwedeng halos araw-araw din tayong nagsisimba. Halos araw-araw kang nagkukumunyon. Pero araw-araw din nating inaaway, sinisiraan, pinagdadamutan ang kapwa natin. Tandaan natin ang sabi ni Kristo, anuman ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa pinakamaliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Kaya hindi pwedeng halos araw-araw ka nagkukumunyon, sasabihin mo, tinatanggap ko araw-araw si Kristo. Pero araw-araw mo rin inaaway ang kapwa mo. Araw-araw mo rin pinagdadamutan ang kapwa mo. Kaya nga ano ang paalala ni Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon? Ang pag-inom sa kalis, ang pagkain ng tinapay sa misa ay dapat maging pakikibahagi sa buhay ni Kristo. Kaya sa huling bahagi ng misa, meron tayong tinatawag na missionary aspect. Pag sinabi nung pare, humayo kayo. Ibig sabihin, yung tinanggap natin sa misa, ibahagi ninyo. Kung paano pinakain ni Kristo ang nagugutom, pinainom ang uhaw, ganun din tayo dapat sa isa't isa. Sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, the greatest poverty in this world is not hunger, but to be unloved, unwanted, unaccepted. Alam niyo ho, kapag tayo po nagkakaroon ng feeding program, yung I Thursday, tuwing Webes ng umaga, sa totoo lang ho, nakakapagod itong ating mga volunteer. Every Thursday ng maagang maaga, nandyan na yung ating mga volunteer para papilahin yung ating mga alaga. Inaayos nila yung kainan, maghahanda ng pagkain sa kusina, maglilinis din ng plato. Nakakapagod. Nakakatakot. Baka hindi magkasya ang pagkain. Hindi problemang dadami sila, kundi ang paglalagyan sa kanila. Minsan, sa totoo lang, nakakainis dahil ang kukulit din yung iba. Pero sa huli, mapapabuti tayong lahat ng programang ito. Kung saan, hindi issue ang pera, hindi issue kung sino ang bida, hindi issue kung magkakasya, kundi ang mahalaga, ang pagbibigayan sa mesa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa hapag ng Panginoon,
sari-sari ang kwento ng buhay ng bawat nandito. May kanya-kanya tayong kakayanan at kahinaan. May kanya-kanya tayong kabutihan at kalokohan. Pero sa hapag ng Panginoon, pare-pareho, sama-sama tayong tinatanggap ng Panginoon para palakasin, para hilumin, para iligtas. Kaya mga kapatid, walang dapat malipasan ng katawan at dugo ni Kristo. Walang dapat malipasan ng salita at mabuting halimbawa ni Kristo. Siya ang iyong tinapay na nagbibigay buhay. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus, na pawiin ng ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong Anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga pandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggang ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa, at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasailal, lamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumaos sa piling mo, O Diyos naming Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Ipagdasalin po natin ang mga kababayan nating biktima ng masamang panahon sa ating bansa, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang bansa,
para sa kanilang pamilya. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo po ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ng alak at tinapay ang katawan at dugo ni Jesus hanggang makamtam namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan, inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, maniwala at magtiwala na may darating na biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno sa ang tunay mong kailangan, sa ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kabutihan ng Panginoon.
pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tahanan, Panginoon at Diyos nating lahat. Sa tigil na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ay ating lakas at tahanggulan, Panginoon at Diyos nating lahat. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o sina Miss Jocelyn record stop ng parokya para sa mga detalye. Ngayon po ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento, Eucharistic Procession. Pagkatapos ng ikatlo ng hapon ng misa, mamaya ay inaanyayahan lalo na ang lahat ng mga kapatid nating Extraordinary Ministry of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling naming kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan po ng Itim na Nazareno ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong, donasyon para sa ating mga programa. Ang inyong pinansyal at material na tulong ay malaking bagay po para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa ating feeding program. Sa ating pong pagbibigay ng ayuda sa mga kapatid natin hindi lang dito sa Maynila, kundi sa ibang lugar, simbahan, institusyon na nangangailangan ng inyong kabutihan. Kayo ang tunay na katawan ni Kristo na nagbibigay ng buhay at pag-asa sa pamamagitan ng inyong pagkakawang gawa.
ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng buhay.